Okay. Ang importante po, itinatawag na edukasyon nating lahat. Hindi lang po ng kabataan, pati mga magulang dapat na-educate. Na, dapat ma-educate sex education. Sabi nga nila, ay tita Doc, ang dami ko na pong education sa sex. Talaga, alam mo na ang bumukaka, yun lang, ha? Alam niyo na yung mga penetration, yun lang, ha? Alam niyo na yung mga birth control pills at mga condom, yun lang, ha? Ayun, yan ang problema natin. Yan yung alam niyo na sex education. But this is very important. Bakit nga ba nagkakaroon ng teenage pregnancy? Okay? So what is teenage pregnancy? Ito yung mga kabataan na yan, mga edad na yan, ang nabubuntis. Okay? Yan. So, sa eskwela, palagay mo ba pumapasok ng mga yan? Baka hindi, nakikipag-date lamang. Date and date. Yan, sarap makipag-date, Tita Doc. Oo, may boyfriend ako, Tita Doc. Masarap mag-date. Oo, okay, bala ka. Okay, so ang ginagawa mo? Nag-premarital sex ka. Okay? Eh, masarap po eh. Is it worth it? Is it worth it? Premarital sex. Is it worth it? Eh, masarap po eh. Masarap pala. Okay. Now, ang tanong, love ba yun o lust? Mahal na mahal mo ba yung sinamahan mo at nakipag-premarital sex ka? O nalibugan ka lang? Ang tawag doon, lust. Is it love or lust? So, what's in your brain? Is it love or lust? Remember, may science po yan. May science po yung in love at na-L lang. Ha? Na-L lang. Okay? So, may science pala yan. Ano po yung science? Eto. Falling in love? May science ba? Meron po. Na. Pagbata ka pa, teenager ka pa, o lahat tayo naging teenagers tayo, di ba? Colette? Di ba, Joey? Di ba, Doc Ray? Lahat tayo ay naman na in love at na-attract sa ating opposite sex. Or whatever it is, same sex, I don't care. Okay? So, why? Is all in your head? Okay? So, are you attracted or not? Body language ba? Ano ba yan? Tone and speed of their voice? Ano ba talaga? Or what they say? Saan ka na-attract, Colette? The body language? Sa tone and speed of their voice? Or what they say? Saan ka na-in love? Saan ka na-attract? Saan nga ba? Hello, Zorin. Benabaho Legaspio. How are you? Yeah, Zorin. Okay. So, pag nalibugan o lust, ano yun? Ano nang titrigger doon? Okay? So, it takes a very short amount of time to determine whether you're attracted to someone or not based on the factors above. Okay? So, if there is attraction, attraction lang ha, attraction, na lust is triggered by the release of two sex hormones. Ayun pala eh. Ay, pag na-L, hello, pag na-L, na libugs, okay? Testosterone po yan at estrogen. Sa may science, testosterone at estrogen. Okay, nakuha na. Okay, for example, may nakita ka, gwapong-gwapo. O ikaw naman kuya, may nakita kang batang-bata. Hello, bata, batang lalaki. May nakita kang napaka-sexy na babae. Yung testosterone level mo natitrigger. Ha? Yung estrogen naman, sa mga babae naman yun. Ha? Okay. Now, kung eto na, meron ka nakitang crush. Sobrang gwapo. O naman si ate, ang batang babae, nakita ng gwapo. O paano na? So, may science ba yun? Meron po, okay? So, yung adrenaline mo, yung dopamine mo, at yung serotonin. Serotonin yan, hindi sera. Serotonin. Yan po ang nangyayari. Yan yung tatlong hormones o tatlong neurotransmitters that can cause strange effect of being in love. Okay? Alright. Ano yung sabihin nung dito to? So, yung adrenaline, yan yung sinasabing yung puso mo bumibilis. Yan, nakita mo yung crush mo. Yung dopamine naman, para ka naka-drugs. Kasi yung desire mo doon sa crush mo, tumataas. Dopamine yun. Yung serotonin naman, yan yung dahil hindi ka makatulog,
hindi ka makakain. Okay? In other words, nakita mo yung crush mo, yan ang effect. Hindi ka nasisiraan ng ulo. Ngayon, sa saan galing yung dopamine? Saan galing yung serotonin? Saan galing yung oxytocin at vasopressin? Galing yan sa brain. Hindi yan galing sa kilikili mo. Hindi yan galing sa iyong vagina. Hindi yan galing sa iyong penis. Galing po yan sa brain. The brain. Okay? Now, remember this one. Okay? So, pag bata ka pa, okay, teenager ka pa lang, yung hormones po ninyo, testosterone and estrogen, are really high or on peak of their levels. Mataas ang peak, mataas ang level ng alin? Ng testosterone at ng estrogen. Okay? Teenager ka eh. Right? Age of puberty yan. Yan. Ayan ka. Ayan kayo. Yay! Ang saya-saya talaga. Oo. Pag ng teenager ka, sobrang saya yan. Sobrang saya. Kasi, well, I don't ever think of any problem. Iniisip mo lang, estudyante ka lang. Masaya lang, di ba? Tama? Sa lahat naman tayo dito ay pinagdaanan yan. Okay, ayan ka. Ayan ka. Teenager ka. Masaya lang. Nag-aaral ka. Sana nag-aaral ka, hindi basta ligaw-ligaw lang. Ayan, problem. As a teenager, parang gusto mo lang ligaw na ligaw. Kasi nakakita ka ng maganda or nakakakita ka ng gwapo. Okay? Ayan. Selfie-selfie, picture-picture. Oo, batang-bata pa kayo. Enjoy-enjoy lamang. Ayan. Okay? High school students. Ayan kayo. O, Tita Dog, ba't mo pinapakita yan? Pinapakita ko yan kasi yan yung tinatawag na, alam nyo na, nasa peak of their levels ang mga testosterone at estrogen. Okay? Yan yung sinasabi, anytime, pag bumigay ka, bata, mabubuntis ka. Ha? Yeah. So, yung lalaki, miligawan na. Teenager pa lang kayo, ha? Ay, yung babae, parang, uy, type kita, oo. Sagutin mo na ako, opo, sagutin kita. Okay? Ayan ang kwento dyan. Kaya, holding hands, nag-absent na siguro, ewan ko, hindi ko alam. Okay? Ayan, pa-kiss-kiss, patago-tago sa mga dilim na lugar. So, what do you do? I don't know. Okay, anything you wanna do, you just do it, right? Kasi teenagers kayo. You just do anything at all. Right? Masaya, tita, okay? Tama. Ayan. Nagawa ang ginagawa niya. So what do you do? Okay, what do you do? Sabi nila, right? Hello, Miyachi, how are you? Okay, share this to your batchmates. Okay, so they will learn more about teenage pregnancy. Okay, Miyachi? All right, this is education. You know that your Tita Lulu is just educating everyone. Okay, Miyachi? Now, so if you are a teenager, if you are on that age that, you know, being in love is so sarap, okay? Or is it love or lust? What is it? Are you in love? It's just all about lust. What is it? Okay? So what do you call that? Teen sex. Teen sex. Okay? I will read this one to you, huh? Basahin ko lang. Teen sex. Over the past few years, premarital sex has become rampant. Dami nang gumagawa niyan. Tita Doc, ang daming gumagawa niyan. Alam ko. Okay? So, mga teenagers na babae think that their boyfriend will leave them if they don't, will leave them if they don't, or teen boys, because they don't want to be the only virgin in his social circle. Ibig sabihin ay, yung teenager na babae, nagsisex kasi iniisip niya na iiwanan siya ng boyfriend niya. Okay? Okay, you got that? Okay, the same thing, like yung mga teenagers na mga lalaki, gustong mag-sex kasi feeling niya, siya na lang yung hindi nakikipag-sex sa babae. Nakuha na. Ha? So yun yung mga reasons kung bakit
nagsisex, teenager pa lang. Alright? Ito pa. Ang teen sex has become common and thinks it's the status quo and is needed to do before leaving school. Ayan ang mindset nung ibang mga teenagers, lalaki man or babae. Na, ano, tita do, na dapat pagka-graduate ng high school, dapat nakapag-sex na daw. So, yan yung tinatawag ni status quo. Alright? Okay. Important to know that. Screenshot mo po yan. Importante po yan. Ha? So, ano yung causes talaga, tita do? Okay. Causes ng alin? Alam nyo, pag sinabi kong teenage pregnancy, syempre, may premarital sex. Tama? So, we will talk about it, the both of it together. Okay? Premarital sex and teenage pregnancy. Okay. So, ano yung causes? Unprotected sex? You just do it without condom kasi ayaw mo mag-condom. Or social media influences? Social media, ha? Hawa ka lang. Or lifestyle ng mga teenager yan. Or sexual abuse. These are the causes of premarital sex and teenage pregnancy. Sino ba daw talaga ang nakakaramdam ng sexual pressure? What do you mean dito to? Ibig sabihin, napipilitan na mag-sex. Napipilitan lang. Sino ba yung babae ba yung lalaki? Siyempre yung babae. Mas sila ang nakaka-feel ng sexual pressure. Okay? Meron ba isa't isik yan? Meron. Okay? Yung mga lalaki, 17%. Babae, 21%. Okay? Ito pa. Pwedeng 12% sa mga teen boys, 13 to 17 years old. Pero yung mga 17 years old na mga babae, 24% ang sexual pressure. What do you mean? Ang ibig ko sabihin, magsyota. Magsyota kayo, teenager kayo, di ba? Tapos sasabihin ng boyfriend, if you love me, we will make love. If you love me, magtatalik tayo. If you love me, bibigay mo yung sarili mo sa akin. Eh, ikaw naman, batang babae. Teenager na babae. Natakot ka. Ayaw mo sana. Kaya lang, feeling mo na challenge ka or ayaw mong mawala yung boyfriend mo. So, bumigay ka. Bibigay ka. Ano pa? Na-pressure ka ba nun? Yes, na-pressure ka niyan. Okay? What about teenager na lalaki? Ano yung pressure? Yung pressure niyan ay yung ibang mga kasamahan mo sa eskwela, nakapag-sex na, ikaw na lang hindi. Baka isipin ng mga kasama mo, bakla ka. So, go ka na lang din. Na-pressure ka ba? Oo, na-pressure ka. Okay? Alright. Now, yung premarital sex and real life. Ano yung consequences? O, di ang sarap, no? Ang sarap lang talagang mag-sex. Premarital. Oh. Hello, Richie. How are you? You're here. Thank you. Okay. Kung premarital sex, patunay na buhay. Ano mangyayari? Eh, sarap. O, di sige, di mabuntis ka. Teenager na girl, di mabuntis ka. Na, ikaw naman lalaki, makakabuntis ka. Yan ang consequence. Okay? Ano pa? Mababroken heart ka that doesn't mend quickly or easily. Okay? Na-inlove ka eh. Pero totoong love ba yun? Baka nalibugan ka lang. Hoy. Diba? Okay. So, pag nag-premarital sex ka, makakaroon ka ba ng STD? Opo. Magkakaroon ba ako niya ng gonorrhea, syphilis? Pwede. Ayaw mo maniwala? E di gawin mo. Go.
Bahala ka. Magkaka-STD ka. Okay? Eh, maingat naman po ako eh. Maingat ka. Okay, saan ka maingat? Nagko-condom po ako. Nagko-condom ka. Okay? Hindi mo sabihin, more ka naka-condom ka, safe yun? Of course not. Okay? What if nag-oral sex ka? Ha? Tapos yung in-oral sex mo, merong kulugo. Anong kulugo? Genital warts. Akala niyo ba yung kulugo sa mukha lang? Sa liig lang? Sa kamay lang? Hoy, nagkakakulugo po yan. Yung ibaba, yung genitals. Tapos nag-oral sex ka? Magkakaroon ka ng tinatawag na kulugo rin sa ngalangala mo. Opo. Ha? Masarap eh. Eh di ba, lahat ka, magkakulugo ka. Okay, number 5. Consequence ng premarital sex. You will mess up. Mame-mess up yung future marriage relationship mo with painful memories or infertility. Okay? Be careful. Tita Do, sa Pilipinas ba? Kumusta naman? So, Pinoy youth engage in premarital sex. Marami ba? Opo. Marami po yan. Okay? 15 to 24 years old, nakikipag-tsuk-tsaka na. That's about 6.2 million. Yan pong statistics na 6.2 million, matagal na po yan. Oo. Hindi ko pa sinasabi sa inyo yung statistics ngayon. Ha? Pero noon pa, marami na pong nagsisex-sex premaritally, 15 to 24 years old. Okay? So, sabi ni Joanne Kinlan, masahin natin, yung Tagalog, ang mga emotional at mental na epekto ng premarital sex ay nakakabahala na po. Ang pakikipagtalik sa unang pagkakataon para sa isang babae ay maaaring maging sanhi ng labis na emosyon at pakiramdam na siya ay mahina. Maraming kababaihan ang nagsisisi matapos gawin ito na magiging sanhi ng depresyon o labis na kalungkutan. Pakiramdam nila ay marumi sila at nagamit. Yan po ang nararamdaman ng babae. Okay? So, masarap siya. Pero may effect po siya later on. Hindi po lahat ng bagay ay masarap. Isipin po ninyo kung anong mangyayari pagkatapos ng kasarap-sarap na tsuktsakan. Ha? Mga to, ayan, nabuntis ka. Nabuntis ka na. Ha? Nasa eskwela ka pa lang. Paano yan? Paano na? Dinaan ko na lang sa cartoons. Kabataan. Nabuntis. Ayan. Hindi po matanda yan. Bata po yan. Teenager pa lang yan. Pregnant na siya. Hindi na yan cartoons. Totoong tao po yan, ha? Okay. Ito pa. Tinatawag na nagpapacheck up sila sa clinic. Hele-helera na yun mga teenagers. Kasi nabuntis. Hindi naman sila nagpalaglag. Nagbuntisan. Okay? Ang tawag sa kanila, tita to, teen mom. Teen mom. Okay? Cute ba? Siyempre, pag nagka-baby ka, cute lang. Cute ang baby. Pero for you, happy ka ba? Teenagers, happy ba kayo? Sana kung sinuporta ka nang nakabuntis sa'yo, happy ka. Ano kung hindi? Eh, masarap eh. Ayan ka na naman. Si masarap. Ha? Now, Uulitin ko ulit. Bakit nga ba, Tita Dok, nagbubuntisan itong mga bata? Bakit nga ba? Okay? So, causes of teenage pregnancy. Child marriage. Okay?
maaga kayong ikinasal dahil kayo ay pinag-pairing-pairing ng inyong mga magulang. Pwede, di ba? Pwede po yun sa ibang religion. Opo. Opo. But remember, ang topic ko has nothing to do with religion, ha? Ulitin ko. When I talk about anything, it has nothing to do with religion because I respect all religion. I respect all religion. Listen to that. Okay? If I talk about anything about sex, yan po ay generic. It applies to all people, whatever your religion, whatever your lahi. Lahi. Ibig sabihin, Amerikano ka man, Pilipino ka man, Inchi ka man, Russian ka man, whatever. Pare-pareho lang po ang anatomy at physiology nating lahat. Okay? Okay. So, bakit ulit nabubuntis? Peer pressure, napilitan ka lang. Or kulang ka sa knowledge. Hindi ka educated. Or, ang lakas mong uminom, nakalimot ka, bumuka ka. Ikaw naman, batang lalaki, nag-penetration ka dyan, wala kang pakialam. Nakalimot, tita dok, lasing. Or, nagda-drugs ka. Siyempre, nakalimot ka ulit, naka-drugs ka eh. Tama? Okay. So, this applies to both teenagers na lalaki o babae, ha? Ano pa? Ano pang causes? Low socio-economic status. Kulang na education yan. Ano pa? Or na-abuso ka. Sexual abuse. Or na-rape ka. Yan ang problema. Pag na-abuso at na-rape, at fertile ka, ate, ate, bata, ha? Mabubuntis ka nga. Or, ginaglamorilize mo ang pregnancy. Pinagayabang mo, ah, nabuntis ako. Ayun. Glamour ba yun? Kaya mo bang buhayin yung nasa sinapupunan mo? Kaya ba? Eh kung mayaman kayo, kaya. Eh paano kung hindi? Alright? Now, so what do you call that again? The teenage pregnancy. Ano bang realidad niyan? Ano ba realidad pag nagbuntis? Siyempre, sabi nila, blessing yan from the Lord. Tama. Eh, nakabuo kayo ng bata eh. Tama po yan. Hindi po yan ina-abort. Wala pong abortion sa Pilipinas. Kung sa ibang country, meron po. Legal po ang abortion sa ibang country. Pero ang Pilipinas po, isa sa country na bawal yan. Okay? Naintindihan. Now, anong realidad sa Pilipinas kung nabuntis ka, bata ka pa, unwanted pregnancy po yan. Ayan ka na. Ayan na ang itsura mo. Nag-aalaga ka. Buti sana kung mayaman kayo, si lolo, lola, mayaman, aalagaan yan. Tapos, paaralin ka, tuloy ang pag-aaral dahil mayaman kayo. May kaya. Paano naman kung walang kaya? Intindihan yung sinasabi ko. Kung walang kaya, sino mag-aalaga? Yung tatay at nanay, hindi nga kaya eh. Ikaw dapat. Sabihin sa inang tatay at nanay mo, hoy, palakihin mo yung anak mo. Wala tayong pera. Okay? Magtrabaho ka? Hindi, walang trabaho. Sinong magbabantay niyan? Walang yaya. Okay? Yan ang itsura mo. Ayan ang itsura mo. Kapapanganak mo lang. Nagbuntis ka ulit. Ito po ang problema sa mga nabubuntis na bata pa. Na nabuntis ng teenager. And then, hindi na-educate. Nabuntis ulit. Ano ibig sabihin nun? Eto yon. Dalawang klase yan. Kung nabuntis na, o teenage pregnant, ini-educate po yan mga yan. Ha? Pwede na bang painumin ng pills, si Tadok? Painumin po yan kung nagsasama yung dalawang teenager. O yung couple na yan. Okay? At tuturuan naman din mag-condom yung lalaki. Kung magkasama.
What if na? Kasi kadalasan ng mga teenagers na nabubuntis, hinihiwalay po yan ng mga magulang. Hindi po yan pinipilit na pinagsasama. Sasabihin ng magulang, umuwi ka muna sa bahay mo. Sabi dun sa lalaki, itong anak namin babae, dito lang muna. Kasi baka pag nagsama kayo, magkakabuntisan muli. Tama. Okay? So we have to educate. We have to educate yun mga nabuntis na. Para hindi agad sundan. Okay? Yan. Kung isa, nagka-baby ka, so be it, it's okay. Regalo yan sa'yo. Ha? Whatever your religion, ni Lord, ni Buddha, whatever, regalo yan sa'yo. Okay? Buhay yan. Hindi yan ina-abort. Tuloy lang. Okay? Now, kaya lang, masaya ka ba? Ha? Nung ginawa mo yan, ang sarap-sarap. Siyempre, di ba? Sarap kaya. Pero nabuntis ka, nag-alala ka na. Okay? Nag-alala na kayo lahat. Nag-alala, paano ko babayin to, Tita Dok? Eh kung mayaman ka, anak, okay lang. Hayaan nyo na yung, hayaan nyo na si Lolo at Lola mag-alaga niyan. Okay na po yan. Ha? Okay? Pero, kung ganyan naman ang itsura mo, nakabangot-ngot ka, mainit ang ulo mo, paano mo alagaan yung anak mo? Ha? Paano na? Dapat masaya ka, ah. Kahit na nabuntis ka nung bata ka pa, huwag kang barungot-ngot. Enjoy ka lang, ha? Okay? Hello, Malo. How are you? Hello, Nathan Kong. Welcome sa ating Facebook. Okay. Eto ka. Sabi nung babae, I first got pregnant when I was 13 years old. 13, ha? Ibig sabihin, pwedeng 12 years old, nag-memens na siya, buwan-buwan, nangingitlog. Tapos nung 13 years old siya, nabuntis siya. Pero tignan mo ang katawan niya, buntis siya ulit. So nabuntis siya ulit. Palagay mo gusto niya mabuntis ulit? Palagay ko hindi. Hindi lang naturuan, hindi na-educate. Okay? Pero inaalagaan niya, hindi naman niya in-abort, inaalagaan naman niya. Tama naman po yun, ha? Okay. Alright. Ito yung sinasabi ko. Pag teen mom ka, pwedeng masundan ulit, tama? Pwede mo masundan ulit eh. You can have your second baby, your third baby, your fourth baby, and your fifth baby. And you're only 15 to 19 years old. Okay? So you have to be educated, anak. Ha? Kung walang nag-educate sa'yo, aba, kailangan na-educate ka ng magulang mo. Or ikaw na mismo umalam. May utak ka naman, anak. May utak ka rin. Isipin mo na dapat hindi ka muna mabuntis, ha? Okay, anak? Now, so ayan ka, buntis. Ayan ka, may bit-bit ka pa isang anak. So dalawa na yung baby mo. Dalawa na. Paano na? Aalagaan ko naman, Tita Doke. O, alagaan mo dapat. Ha? Sana mabigyan mo ng tamang education. At mapakain ng tama, mabigyan ng nutrisyon. Yun lang naman yung akin. Hindi ko naman sinasabi na, porke nabuntis ka, aawayin ka na ng environment mo, ha? Ng mga magulang mo, ng teacher mo, ng mga best friends mo. Hindi. Mahal ka naming lahat. Kaya lang, let yourself be educated kahit na nabuntis ka na, anak. Ha? Okay. Ayan. Tingnan mo to. Bata pa po yan. Ilan ang anak niya? Tatlo. Tatlo anak niya. Eh baka mayaman. Alam niyo, mahirap po talaga mag-alaga pag maraming anak. Eh kung mayaman kayo, tatlong yaya yan. Diba? Eh paano? Walang pera, tinarok. Eh di ikaw mag-aalaga. Sa kukuha ng pagkain, pabili ng gatas, magtatrabaho po. Paano ka magtatrabaho? Tatlo yung anak mo. Okay?
May mga kapatid po ako na pwede mag-alaga. Pwede. Pero dapat, yun sa mga isa pa lang ang nabuntis sa mga bata pa, alamin nyo na po kung paano hindi mabuntis muna. Wag na muna mabuntis. Hindi yung nabuntis ka, ay, naku, nabuntis ulit. Ay, naku, nabuntis ulit. Diyos ko po, paano na ba yan? Hindi po tama yun. Okay? So, habang maaga pa, eh, sana naman, ay, kaya pang matuto. Okay? Importante po yun, ha? Importante po yan. Okay? Alright. Sino to? These are mga foreigners po yan, hindi mga Pilipino, pero mga bata pa rin po yan, barkada. I think, what do you think? Palagay ko naman ito ay handa naman sila. Kasi they are all happy. Okay? So, pag sila yung pregnant, you should be happy. Ang tanong ko lang dito, right timing ba? Okay. Tingin ko naman dito, eh, right timing sila. Siguro magbabarkada sila. Sabay-sabay sila na nag-asawa. Sabay-sabay din sila nabuntis. So, ang cute lang, di ba? So, they are 6 happy barkada. Sabay-sabay din silang nanganak. Okay po yan, basta happy. Happy pregnancy po dapat, ha? Okay. What about this one? Itong si Alfie Patton, tatay na po siya at the age of 13. Ha? Tita Doc, paano nangyari yun? Totoo po yan, ha? Naging father na po si Alfie Patton nung siya ay 13 years old pa lang. Basahin natin. This was year 2009. Tagal na yan, 2009. Boy dad, ang tawag, boy dad. Ang pangalan niya ay Alfie Patton. He admitted that he does not know how much nappies cost, but said, I think it's a lot. At the time na nagka-baby siya, hindi daw niya alam kung magkano ang presyo ng mga lampin. Hindi niya alam magkano yung lampin. Okay? So, yung edad niya, 13, pero ang itsura niya, parang 8 years old lang. Okay? Alright. So, may girlfriend siya, si Chantel, ng anak. Ano ang timbang? 7 pounds and 3 ounces. Okay? So, sabi nila, hindi sila nag-decide magpa-abort. Sa abroad po ito, ha? May ibang country po na pwede magpa-abort. Pero silang mag-syota, nag-decide sila na hindi magpa-abort. After they discovered na buntis si Chantel. Okay? Na-share ko lang po yan. Na pwede pong makabuntis kahit na 13 years old pa lang ang lalaki. Ang babae, pwede rin pong mabuntis kahit na 13 years old pa lang ang babae. Huwag niyo sasabihin sa akin, Tita Doc, hindi pa po. Sino nagsabi sa iyo niyan? Ng kapitbahay mo? Mali po, pwede pong mabuntis once na nangingitlog na ang teenager. Ang lalaki naman, pag tumapak sa age of puberty, nagpo-produce na po yan ng similia, ng sperm. Makakabuntis na yan. Alright? Now you understand. Sa buong Pilipinas ba, Tita Doc, marami namang problemang ganon? Opo. Pilipinas lang ba? Hindi po. Sa ibang country, ganon din. Pero sa Philippines, pataas ng pataas ang statistics. Okay? Sa Northern Mindanao, is among the highest rate in teenage pregnancy and premarital sex. Northern Mindanao. Okay? Now, gaano kadami ba talaga nabubuntis? Eh, masarap yan. Hoy, kayo talaga.
yung paggawa ng baby, ah, madali lang yun. Masarap yun, di ba? Kasi bubukaka ka lang, right? Magpa-penetration itong lalaki. Eh di masarap, right? Eh hindi nyo iniisip kung anong pwedeng mangyari. So roughly, 1 in 4 teens get pregnant by the age of 20. I repeat, roughly 1 in 4 teens get pregnant by the age of 20. Okay? Marami po. Ang teenager na nabubuntis sa Pilipinas, ay nako, year 2010 pa to, ha? Nag-increase ng 65% from year 2000 to 2010. Ang estimated 24 babies born to teenage mothers every 4 hours. Eh, tita Doc, 2010 pa yan. Palagay ninyo bumaba? Hindi. Palagay ninyo bumaba nung during the pandemic? Hindi rin. Hindi, hindi po. Kayo sumagot sa akin yan kung bakit hindi. Okay? Now, yung Philippine scenario, 1 in 10, to 1 in 10 naman, 1 in 10 young Filipino women at the age of 15 to 19 is already a mother or pregnant with first child. This was 2013. Okay? And every year, kahit now, 10 years after, bumaba na ba? Hindi. Tumataas pa rin. Okay? In other words, 15 to 19 years old, marami ba nabubuntis? Marami po. At hindi po bumababa ang statistics. Alright? Eh, pagbubuntis po yun, Tita Doc, eh. Correct. Marunong na po umiwas sa pagbubuntis ang mga teenager. Correct. Correct ka din dyan. Pero yung premarital sex, tumigil ba? Yung premarital sex, wala na bang gumagawang teenager niyan? Hello? Hello? Marami pa po. 1 in 3 Pinoy youth has engaged in premarital sex. Hindi po ako nagsabi niyan. Meron pong Population Institute na nag-aral niyan. Okay? Alright. Ano-ano daw ang mga bansa sa Asia na may mataas na bilang ng teenage pregnancy? Abay, number 1 tayo. Number 2, Indonesia. Number 3, Cambodia. Top 3. Philippines, Indonesia, Cambodia. Number 4, Thailand. 5, Vietnam. 6, Brunei. 7, Myanmar. 8, Malaysia. 9, Singapore. 10, Laos.